Okay mga abe, welcome to my channel. Ang gagawin natin ngayon or ang mapapanood nyo ngayon ay tatawagin nating throwback vlog. Ito po ang mga vlogs na hindi natapos o binabalikan ng inyong lingkod. Ito po ang story nito ay ang 10 years anniversary ko dito sa Canada. Ano ba ang nangyari? At bakit hindi natapos ang vlog? Ipapaliwanag ko yan mamaya. Pero panoorin muna natin to. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please hit the subscribe button or hit the notification bell para updated ka sa mga videong kagaya nito. At kung ikaw naman ay nasiyahan or hindi ka nasiyahan, o kung ano man ang reaction mo, mag-comment ka na rin. At kung gusto mo i-share, abe, baka naman. Okay mga abe, samahan niyo ako. Hi, welcome to my channel, Kuya JBL, with Mrs. JBL. Mga abe, anniversary ko sa Toronto, no? Canada. Punta kami doon sa unang restaurant na kinainan ko. Nandito na ako, 10 years ago. Anong pangalan ng restaurant? Lusmus. Okay, so lalakad tayo doon? Oo, lalakad tayo doon. Okay. May mga construction. Hindi naman sa Toronto laging madalas may construction. All season yan. Ano to? Dito ako unang kumain na restaurant kasi sabi ni Miss JDL, saan ko daw gusto kumain after namin mag-ibot. So sabi ko gusto ko medyo Canadian, no? So ito yung recommended nun sa Google. Kaya dito ako pumunta, Lusmus. Yan. Top and drink. Ito. Nakalagay. We are temporarily closed. Yung masakit. And at this time, we are not offering any takeout or delivery. So, anong masasabi mo? Comparing your experience 10 years before and 10 years later. Nakaka-disappoint. Pero wala tayong magagawa. Yun ang trend ngayon. Yun ang sitwasyon ngayon. So, wala. Maghahanap tayo ng mga alternative. Nakakalungkot lang kasi you're looking forward for this moment, no? Hindi naman malaking celebration. Kasi 10 years is a milestone, no? Kasi pag punta ka sa isang bansa na bago ka sa mga bansa na yun, hindi mo alam kung magtatagal ka ba. How you gonna fit in? Nung Bahrain, gaano tayo katagal? Ako, 5 years ako sa Bahrain. So, ang tagal dito, no? 10 years. Okay. So, I love it in here, sabi ko nga sa mga tao, no? Gusto ko na dito mamuhay, dito na ako tatanda. Eh, Canadian passport ka na, anong gagawin mo? Canadian passport. Ginibab mo na yung Philippine passport. Ay, nakakalungkot. So, hanap na lang kami ng ibang pagkalungan namin. Kasi last, ilang weeks ago, bukas pa. So, we're excited na plinano namin to do this. But, after October 10, it was announced that all restaurants, indoor dining will be closed. So only patio. Patio. Eh, wala naman sila kasi patio. So they just decided to close. Look at the CN Tower. Okay. Yeah. Ayan. Lusmus and your CN Tower. So ito yung mga unang memories mo dito sa Canada. Tapos yan, sarado siya. May picture pa nga akong papakita sa inyo yung nandiyan kami. Oo, sige. Pakita mo na yung mga pictures. Dapat i-recreate pa naman natin yung mga pictures na yun ulit, no? Seriously, hindi namin alam na sarado ngayon. Nung hinanap lang namin sa GPS, nakita namin na sarado. Oh, hindi kasi last week, nung nag-announce na isasara dining, sabi, nagtatanggap pa sila ng delivery or take-out. So, ang plano natin is to just do take out. Right? But ngayon, talagang they decided to just close it. Okay? Okay. So, hanap na lang tayo ng ibang kakainan. Tsaka doon na lang natin ituloy yung kwentuhan natin na 10 years ako dito. No? Sige, tara. Let's go. Thank you.
So, hinihintay lang namin si Coco. Yun ang pangalan ng aming server. So, meron na kaming naisip na orderin, pero wala muna kaming orderin na alcoholic kasi mag-drive ako tsaka kainom lang namin kagabi. So, masakit pa ulo. Masakit pa ulo namin. No? Anong inumin din po sa nun? Siguro sparkling water. Ah, sige. We're gonna do sparkling water. Water. Sparkling water. So yan, nakakalungkot pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. So the show must go on. Tuloy lang ang buhay. Yun ang mga ano natin, puro kapritsuhan lang eh. At least we're safe. That's good enough. First world problem. Yeah, I know. Okay. Samahan nyo na lang kami magagawa. Ito, mukbang na ito. Ito na, yung mga order namin. Ito na yung butcher pizza. Ito na yung ano, putanesca. Seafood putanesca. Putanesca, alright. So, kakain na tayo. Thank you. Alam niyo ba ang katatawan ko sa ano? Okay. Sa Italy? Kung nasa ano kami? Saan tayo nagpunta? Yung kay Juliet? Sa Verona. Umorder ako ng pizza. Nagalit ako. Nagreklamo ako. Bakit daw hindi natin atin? So, sa Italy ba? Pag umorder ka ng pizza, sarili mo lang yun. Ubusin mo siya. Eh ako, meron din ako experience sa Verona. Ano? Tinanong ko sila sa nakakabili ng Cafe Verona. Kasi di ba meron ng Starbucks na Cafe Verona. So, nagtataka sila, ha? Wine meron kami, pero yung cafe, wala. Tataka. In-email ba niya ang Starbucks? Yung pala, yung ni-research ko, yung ni-research ko, pangalan lang pala yun, pinangalan lang ng Starbucks yun. Kasi parang, ano ba? About love, gano'n. Yeah. Parang reference lang yung Verona. Pero hindi siya talaga galing sa Verona. So, hindi naman i-explain agad. So, huwag kayo pupunta sa Verona para humanap ng Cafe Verona. Ang dami. Napakadami. Hindi, konti lang. Halos kalahati na yung lagay mo eh. Kasi, okay. Bless you. Nilagay na halos lahat ni Kuya JD ang sa akin. Pero hindi niya ako nilagyan ng seafood. Naiwan yung seafood sa kanya. Malakas yung background music nila. Basis yung PR tayo. Oh, thank you. O, ganun ba? O nga, no? Kaya tuloy lang yung atin. Hindi mo pwede lagyan. I-mute mo lang. Pamumute tayo. Ha? Pamumute tayo. Kasi kasama siya sa ano. Si Dua Lipa pa naman yan. Oo. Mahal yan. At ayun na nga mga abe. Dahil ang inyong lingkod ay masyadong conscious sa background music ng restaurant na aming kinakainan, hindi ko po natapos ng maayos ang aking vlog na ibinahagi sa inyo. Mas maganda sana kung nawakasan ko ito ng mas maayos, di tayo humantong sa ganito. Pero ganun pa man, kung ang sana ay ang mindset ko noon ay mindset ko ngayon na hindi bali ng mas CPR. Basta ang importante ay maibahagi ang kwento ng mas maganda, mas maayos at mas ma-entertain kayong mga nanonood kesa sa kakaunting kikitain ng bawat vlog. Ay mas maayos ko sanang maibabahagi sa inyo ang kwento. Ngunit ganun ba man, sa lahat ng pagkakataon ay meron tayong natututunan. Yun na po yata yung isa sa mga natutunan ko dito sa aking pag-YouTube. At ngayon nga po ay ipinabahagi ko sa inyo. Pero sa inyo pa rin, kayo pa rin po ang magdedesisyon sa inyong channel, hindi po ako. Ang sa akin lang po ay opinion ko
sa aking channel at sa aking nananasan. Sana po ay nagustuhan nyo kahit papaano ang vlog na naihandog ko sa inyo. Yan po ang aking 10 years anniversary dito sa Canada. At muli po, nagpapasalamat po ang inyong lingkod, Kuya JDL, sa pagtangkilig at panonood sa aking mga palabas. Muli, salamat at paalam po mga abe!